Hello guys, welcome sa aking channel. Noy Pito Eats. Shout out nga pala doon sa tropa kong si ano. Kanoypi natin 'yan, 'yan sumusuporta 'yan si Chemorados. Shout out sa iyo. Sa mga sumusuporta pa diyan, shout out sa inyo. Hindi ko pa mabanggit ang mga pangalan niyo dahil napakarami yung sumusuporta. Maraming salamat pati doon sa mga dislikers natin. Thank you. Thank you for watching. So, yun. Maraming nagre-request kasi nakita nila yung video natin doon sa electric string. So, kinapos talaga ako sa time kasi nasa isip ko kung tutuloy ko yun, baka makatulog na kayo pag habang pinapanood yun. Lalo na yung gantong simple niche lang. So, yung ano, sa acoustic, maano tayo doon? Ang acoustic ay meron yung ano, may gauge siya na 10s, 9s, 12s, saka 13. So ngayon, ang mapapayo ko sa inyo, ganito yan. Kung beginner din kayo, siyempre, magsimula din muna kayo sa 10s. Kasi kung first time talaga kayong mag-gitara. Pero kung dati yan na kayo nag-gitara, mag-11s ka na. So kung first time ka mag-gitara, siyempre yung daliri mo, napaka-ano pa niyan eh, napaka-sensitive, konting pindot mo masakit. Hindi ka tatagal sa pag-gitara kung tataasan mo, kaya tense ka lang para at least. Kasi kapag first time ka mag-gitara, ang unang-una mong dine-develop hindi naman yung tone eh, kundi yung sarili mo na mapabilis sa pag-gitara, mapindot, yung mga ganon. Yun ang mga pagkakaiba ng mga datihang gitarista sa mga baguhan. Ang baguhan, hindi nila dine-develop dyan yung ano, yung tone, ang dine-develop nila is kung paano sila mapapabilis, mapapagaling, kung paano sila matututo, yan. Kaya mag-tense muna kayo kung first time pa yung magigitara. Lalo-lalo na yung mga gitarista na nagsimula sa electric. Kasi maninibago kayo kung nag-electric kayo, bigla kayo mag-acoustic, maninibago kayo pag mag-11s kayo. Or 12, diba? Ang standard gauge talaga ng acoustic is 12. Pero ako, para sa akin, mas gusto ko yung 11s. Kasi yung 11s, parang siya yung balancing-balance sa akin yung pagka-bright niya saka yung pagka-bass niya. Tapos talagang ano rin sa akin, parang compatible din sa pagpindot yung para sa daliri mo. Talagang hindi rin talaga matigas. Lalo-lalo na kung fingerstyle ka, super low action mo, bali fingerstyle ka. Yun, maganda talaga 11. So yun, kung baguhan ka, mag-tense ka. Ngayon, kung talaga nakapag-practice ka na dyan sa tense, nakalagpas ka na. Ngayon, nakita mo na talaga tumatagal na yung pag-gitara mo, natututo ka na. Medyo parang ano na, bibigyan mo na yung sarili mo ng ano, ng konting ano, konting parang partida. O partida, ano, mag-tense naman ako, mag-11s naman ako, yan, partida parang yun. Kasi parang cha-challenge mo yung sarili mo eh, dahil tense ka dati. So pag ano, mag-challenge ka, 11s na, makikita mo naman yung sarili mo, tumataas ka na rin, gumagaling ka na, yan. Mag-12 ka na. So, pag nag-12 ka na, makikita mo yan, yan. Okay, gamit ka lang. May tamo talaga malaki pagkakaiba kasi isipin mo, galing ka sa tense. Magte-12 ka. So, may tamo pagkakaiba, pero kadalasan talaga sa mga customer ko, nag-try sila mag-12 pero bumababa ulit sila ng 11. Pero meron din mga customer na nabibitin pa. Depende kasi sa tugtugan eh. Minsan nagte-13 pa talaga sila. Pero kasi minsan yung 13, hindi ko ina-advise sa acoustic dahil masyadong malakas ang pressure niya. Ngayon, yung mga gitara kasi, mga acoustic, ano yan eh. Ang sakit niyan, yung bridge niyan, laging umaangat. Mass production kasi yan. Bali, ang ginagawa nila dyan is, inisprayan nila muna yung buong body nang wala pang ano yan, wala pang bridge. Tapos nakakakayo din yan, tapos akadidikit. Ang masakit kasi, ang gagamitin ng pandikit is yung ano, yung wood glue. Samantalang ang pagdidikitan nila ay finish o yung ano, yung top coat. Hindi kakapit yun doon. Dapat mismo, dapat wood to wood. So yun, kaya in-advise ko is kung magta-13 ka, dapat kung patapos mong gamitin, i-detune mo lang, luwag mong konti. Ganun, para at least mabawasan yung pressure. Kasi magkakaproblema ka sa bridge dyan, pati sa bulge yung paglobo dun sa likod ng ano, bridge. Kasi yung bracing niyan,
medyo magkakaproblema, lalo na yung mga gawang China, ganyan, China guitars. Kasi yung mga gawang China guitars na yan, mga ano yan eh, mga parang hindi pa masyadong tuyo yung kahoy niya, ginagawa ng gitara, lalo na sila, mga high-tech sila. So, sa Amerika kasi, yung mga gitara to, umatagal talaga ng taon bago nila gawing gitara. So, yun, bali-ibang ano yan eh, bali-ibang pagtuturo na natin yan. So, pero ganun kasi yung mangyayari kapag naka-13 ka, marami kang mararanasan na problema. Nagbabago-bago yung adjust ng neck, yung thrust rod, kailangan mo kong baguhin kasi malakas na kasi yung hila niya. Yung thrust rod mo parang ninibago din, gagalaw din, susunod yung neck, ganyan. So, yun, basta dun muna tayo sa kung beginners ka, mag-tense ka. So, yun, kung napag-practice ka na, nagawa mo na yan, marunong ka na, magano ka na, mag-11s ka na. Oh, kung nabibitin ka sa 11, mag-12 ka. So, yun, ganun. Pero masasabi ko sa inyo, sa 12, masyado kasi parang, ang narinig ko sa 12, parang siyang base na masyado, parang pati yung number 1 niya, masyadong base na. Hindi katulad pag 11, parang ano siya, yung alam mo talaga na kung alam mo yung pakakantayin mo yung gitara mo, parang may treble talagang maririnig. Di ka tulad pag 12, parang 4 bass ka lang. Tapos yung mga string, depende din yan ha, sa size ng gitara. Ngayon, kung ang size ng gitara mo ay yung ano, yung mga dreadnought, ang nakadesign talaga dyan, naka 12. Pero, dahil malaki ang boses niyan, pwede ka mag-11 kung masyado kong natutunugan sa bass niya. Parang masyadong worm na tunog niya. Gusto mo mahaluan ng ano, ng treble, pagka-bright ng konti, mag-11s ka. Ngayon, kung ikaw naman, yung mga OM, yung mga 000, design talaga yan, mga 11s lang. Pero kung nabibiting ka sa 11 dahil maliit yung gitara mo, mag-12 ka. Yun nga lang, medyo tsaga ka lang doon sa detune kasi konti lang naman ng ano, yung bawasan mo lang ng konti to na para hindi lang bumigay yung bridge. Pero kung nakariglo na yung bridge, kung nariglo, kung sa akin ha, kung ako ang magririglo ng bridge yan, may itatama natin yan. Ngayon, kahit na hindi mo na-edition yan, hindi na magkakaproblema yan. So, yun, ganon, kung baby naman yung gitara mo, tense talaga nakadesign yun, pero pwede ka rin mag-11. Parang mangyayari kasi dyan, ganito eh. Kunwari, malaki yung gitara mo, siyempre masyadong worm yan. Eh gusto ko ng ano, gusto ko ng medyo tumalim ng konti yung tunog, bright. Magbababa ako ng gauge. Ganun na nangyayari. Kung maliit naman ang gitara mo, tapos siyempre pag maliit ang gitara, kadalasan ang tunog yan, bright eh. So, gusto ko mong medyo mag-warm, magtataas ka ng gauge. Ganun na nangyayari. Pero may iba pang mga ano yan ha, iba pang upgrade na magagawa na makakatulong. Isa lang yun sa paraan para makatulong sa pagganda ng tunog. So yun, ganun. Sana may natutunan kayo sa aking video na to. Basta kung ako ang tatanungin nyo, 11s talaga ang in-advise ko. Yun, kung mamili na lang kayo para maranasan din ninyo kung ano yung maganda para sa inyo. Depende rin sa style kasi yan. Pero pag finger style ka talaga, 11s ka. May mga nagsusuper low. Yun, 11. Nga pala guys, gaya nung tinuro ko doon sa electric, kapag nagpapalit kayo ng string, dapat nagpapasetup kayo. Diba? Kasi, kung galing kayo sa 10, bila mag-11 kayo, hahatak ng gusto yung neck mo dyan, ang nang mangyayari dyan, mas magiging mas malakas na yung string mo, hatak ng string mo, kaysa doon sa hatak ng thrust rod. Kaya kailangan mag-adjust ka ng thrust rod, ganyan. Maaari din yung ano mo, yung slot dun sa nut mo magkakaproblema dahil siyempre manipis yung dati bilang kakapalan mo. Diba, ganun. Ngayon, ang mangyayari, mag-high action ka kung magtataas ka ng konti. Nari 10, mag-11 ka. E lalo na kung mag-12 ka, sobrang taas ng action mo dyan. Kung ikaw naman galing ka sa 12, mag-11 ka, ang mangyayari dyan naman sa'yo, sasabit ka, magkakaroon ka ng bass sa nut 1, 2, 3 yan. Yung first, second, third na fret mo, magkakaroon ka ng bass dyan. Kasi, ang nangyayari, kulang yung hila ng string, mas malakas naman yung hatak ng thrust rod mo. Kadalasan sa ginagawa sa mga ganyan, nagluluwag ng thrust rod kapag magpapalit ka ng mas mababang gauge.
pag magkakapal ka naman, mag-adjust ka ng pahigpit naman para tumingala naman yung neck. So ayun, ganun, kung may iba pa kayong mga question, i-ano nyo lang, i-comment nyo lang, share nyo, like, subscribe, click the notification bell para naman maging updated kayo. Next na ituturo ko is yung mga brand, kung anong magandang brand ng string na gagamitin. Sa ngayon, ito muna tayo dahil iniwasan din natin masyadong humahaba yung video natin. So, kasi minsan kasi talaga kung totoo sa'yo, pag ipapaliwanag ko kasi napakahaba pero sinishortcut ko lang. Dahil siyempre, baka makatulog na nga kayo. So, ayun. Sana may natutunan kayo. Sa susunod na video natin, makita-kita ulit tayo. Mike Ito Eats. God bless inyo lahat.